Marshall Peak, Kabanata 3149. Nine Heavens Holy Land. Ilang sandali pa, nagkalat ang lupa ng mga bangkay. Bukod kina Yang Kai at Liu Yan, walang ibang nakaligtas. Sa huli, hindi lahat ay isang matigas na manina pumutok. Bagamat nagsanib puwersa ang mga nakaligtas na Origin King sa huling sandali, ito ay walang iba kundi ang mga langgam na sinusubukang yugan ang isang higanteng puno. Nasaksihan ang nakamamatay na bangis ni Yang Kai, hindi nakayanan ng isa sa kanila ang panggigipit at sinabi kay Yang Kai ang sagot na gusto niya. Kahit na hindi siya nakaligtas sa kamatayan, masaya siya. Nine Heavens Holy Land. Ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Medyo pamilyar sa kanya ang pangalan na ito. Pagkasabi noon, siya pa rin ang Holy Master ng Nine Heavens Holy Land pabalik sa Tongzuan Realm. Nang maglaon, isang grupo ng mga subordinate mula sa Nine Heavens Holy Land ang dinala niya sa Shadowed Star, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya sila nakita sa Shadowed Star. Ngayong naisip niya ito, malamang ay bumalik sila dito kasama si Xia Ning Chang. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanilang tinubuang bayan, at sa pagsalakay ng mga dayuhang kaaway, natural na hindi nila ito maaaring baliwalain. Ang pagpili ni Xia Ning Chang sa Nine Heavens Holy Land bilang kanyang pundasyon ay isang uri ng nostalgia para sa kanya. Tara na. Sumenya si Yang Kai kay Liu Yan, at sumugod si Liu Yan sa kanyang tabi at lumipad ng magkatabi kasama si Yang Kai patungo sa Nine Heavens Holy Land. Matapos mapatay si Xin Zuan Ming at masira ang 8 Desolation Array Core, sa isa pang ink spot, sa Tongzuan Realm, biglang nanginig ang isang Third Order Origin King Realm. Binuksan niya ang kanyang mga mata mula sa kanyang pagmumuni-muni at nagpakita ng takot. Sa sandaling iyon, bahagyang napansin niya ang isang bagay, na parabang isang malaking krisis ang darating. Nakakunot ang noo, kumuha siya ng array plate at ginamit ang kanyang Saint Chi para suriin, ngunit biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang array plate na ito ang kumokontrol sa 8 Desolate Array na ito, ngunit dahil sa partikularidad ng 8 Desolate Spirit Sealing Array, ang array plate na ito ay maaaring makipag-ugnayan sa iba pang 7 array plate. Sa sandaling ito, naramdaman ng matanda ang array plate na ito at nalaman niyang ligtas at maayos ang natitirang 6 na array plate. Tanging ang 8 Desolate Array Core lang ang hindi tumugon. Parang nawalan siya ng contact sa 8 Desolate Array Core. Sa isang iglap, isang hindi kapani-pani walang pag-iisip ang pumasok sa isip ni Yang Kai. Walang lakas ng loob na maging pabaya, tumayo si Yang Kai at mabilis na nakarating sa isang lihim na silid. Ang lihim na silid ay napuno ng mga rune at mga pattern ng Spirit Array. Malinaw, ito ay isang maingat na inayos na Spirit Array, ngunit hindi alam ni Yang Kai kung ano ang epekto nito. Ang matanda ay nag-activate ng Spirit Array at ang buong lihim na silid ay agad na kumikislap. Ilang sandali pa, isang malabong figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang figure na iyon ay may silweto lamang ng tao at walang tampok ng mukha. Para itong itinapon mula sa tubig, na patuloy na nagbabago. Sa sandaling lumitaw ang figurang ito, sinabi nito, "Third Elder, nagkataon na may gusto akong pag-usapan sa iyo. Ngayon lang, narinig ko ang ilang paggalaw mula sa gilid ni Vice Sect Master Xin. Sinubukan kong makipag-ugnayan kay Vice Sect Master Xin upang magtanong tungkol sa sitwasyon, ngunit wala akong nakuhang sagot. Ngayon, kahit ang koneksyon sa pagitan ng array plates ay nawala. Alam ba ni Third Elder kung ano ang nangyari kay Vice Sect Master Xin?" Nang marinig ito ng ikatlong elder, mas lalong lumakas ang pagkabalisa sa kanyang puso. Kung siya lang ang nawalan ng contact ng array plate sa array core, baka nagkaroon ng maliit na aksidente. Marahil ay bubuti ang mga bagay pagkatapos ng ilang sandali, ngunit ngayon kahit na ang matandang ito ay nasa parehong sitwasyon tulad niya. Kasabay ng katotohanan na siya ang pinakamalapit sa array core at may napansing paggalaw, halatang malaki ang problema. Sinabi ng ikatlong elder, "Pinapatawag ka ng matandang master na ito dahil sa array plate na ito. Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit hindi pa tumugon si Vice Sect Master Xin. Hintayin natin kung ano ang kalagayan ng iba." Habang nag-uusap ang dalawa, sunod-sunod na lumitaw ang ilang illusory figure sa secret room. Malayo man sila sa isa't isa, sa patnubay ng pagkakabuo ng lihim na silid, ang lahat ay maaari pa ring magsama-sama at makipag-usap na parang magkaharap. Ito ay masasabing lubhang maginhawa. Kasama ang Third Elder, mayroong kabuoang 7 figure sa sikretong silid. Sila ang mga master mula sa Great Desolate Star Territory na namuno sa 7 8 Desolate Arrays. Pagkatapos ng maikling palitan, natuklasan ng lahat ang isang nakagigimbal na katotohanan. Tuluyan na silang nawalan ng contact sa Array Core, at maging si Vice Sect Master Xin ay nawala ng walang bakas. Saglit na natahimik ang sikretong silid bago ang isa sa kanila ay natakot na nagsalita. "Hindi maaaring. Imposible.
agad namang pinabulaanan ng isa pang tao. Si Vice Sec Master Zin ay isang Third Order Origin King. Kahit mag-isa tayong lumaban, hindi tayo magiging kalaban niya. Siya rin ang namumuno sa 8 Desolate Array Corps, kaya sino kaya ang kalaban niya? Dapat ay maayos si Vice Sec Master Zin. Ikaw Old Third, ikaw ang pinakamalapit sa Array Corps. Sabihin sa amin kung ano ang nakita mo ngayon lang. Ibinaling ng lahat ang kanilang mga mata sa figure na unang dumating dito. Ikaw na Old Third ay nagsabi sa mahinang boses. Isang daloy ng liwanag ang bumagsak mula sa langit, na naging sanhi ng panginginig ng lupa, at pagkatapos ay doon, ay wala nang balita mula sa Array Corps. Lalong tumahimik ang sikretong si Lid. Ikaw na Old Third ay nagsabal. Bagaman mahirap paniwalaan, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring si Vice Sec Master Zin ay talagang. Habang nagsasalita siya, siya hindi ko maiwasang kiligin. Kung ganoon nga ang kaso, kung gayon, ang Netherworld Sect ay talagang nagbunsod ng isang malakas na kaaway sa pagkakataong ito, ngunit. Sino ang maaaring magkaroon ng ganoong nakakagulat na paraan? Third Elder, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang mukha ng Third Elder ay mataimtim habang nagmumuni-muni siya saglit bago nagpakawala ng mahabang hininga na tila nakagawa ng isang mahirap na desisyon. Kailangan nating putulin ang lahat ng paraan ng pag-urong. Nagulat ang lahat at may biglang nagsabi. Third Elder, natatakot ako na ito ay hindi magandang ideya. Ilang taon na kaming nag-ooperate dito at magagawa naming tapusin ang aming misyon sa loob ng kalahating taon. Kung gagawin natin ito ngayon, mawawala ng kabuluhan ang lahat ng ating mga nakaraang pagsisikap. Oo, dapat muna nating alamin ang sitwasyon kay Vice Sec Master Zin bago gumawa ng anumang karagdagang plano. Kahangalan, ngumuso ang Third Elder. Alam ng matandang ito na ayaw mong paniwalaan ito, ngunit ang katotohanan ay nasa harapan natin. Paano tayo hindi maniniwala? Kung talagang ligtas si Vice Sec Master Zin, bakit hindi siya nagpadala ng mensahe? Bakit hindi tumugon ang 8 Desolate Array Corps? Natatakot ako. Ang posibilidad na laban sa kanya. Kahit sino pa sa atin, natatakot ako na hindi natin mapipigilan ang taong iyon. Kung mapatay ng taong iyon si Vice Sec Master Zin sa ilalim ng proteksyon ng Array Corps, maaaring pumasok ang taong iyon sa mga sub-formation na ito at kitilin ang kanilang buhay. Kailangan ng lakas ng loob para putulin ang pulso. At saka, hindi lahat ng pagsisikap natin ay mawawala ng kabuluhan. Third Elder, ibig mong sabihin. Ngumisi ang Third Elder, hinihikayat ang ahas palabas ng butas nito. At saka, oras na para gampanan ng nakatagong chess piece na iyon ang papel nito. Sa oras na iyon, hanggat kaya nating supulan ang Star Lord na iyon, hindi mahalaga kung mayroon tayong 8 Desolate Array Corps o wala. Sa kapangyarihan ng Star Lord, baka kaya nating labanan ang hindi kilalang kaaway na iyon. Nang marinig ito, ang lahat ay nag-isip sandali at naunawaan ang kanyang plano. Ikaw Old Third ang unang sumang-ayon. Sumasang-ayon ako sa desisyon ng Third Elder. Ang pangunahing dahilan ay walang katiwasayan sa patuloy na pananatili sa mga sub-formation na ito, kaya mas mabuting sumugal at magkaroon ng kislap ng pag-asa. Ang lahat ng naruroon ay isang Origin King at nabuhay ng maraming taon, kaya mabilis nilang naunawaan ang mga kalamangan at kahinaan ng naturang desisyon. Natural, walang tumutol at lahat ay tumanggaw bilang pagsang-ayon. Kung ganoon, maghanda ang lahat. Pagkatapos ng oras ng isang stick ng insenso, magtutulungan tayo para mahuli sila. Tumanggaw ang lahat at naglaho ang kanilang mga figure na parang umaagos na tubig. Hindi nagtagal, tanging ang Third Elder na lang ang naiwan sa sikretong si Lid, nakatayo sa pwesto na nakakunot ang nuo. Ang pagkabalisa sa kanyang puso ay hindi nawala at sa halip ay tumindi pagkatapos niyang gawin ang desisyong ito. Nagnangalit ang kanyang mga ngipin, isinantebi ng Third Elder ang nakakagambalang mga kaisipang ito at tumalikod upang lisanin ang sikretong si Lid. Sa puntong ito, wala siyang mas magandang ideya. Si Yang Kai, na nagmamadali hanggang sa Nine Heavens Holy Land, ay nakakunot ang noo habang nakatingin sa lupa sa ibaba na may malungkot na ekspresyon. Ang kasalukuyang sitwasyon ng Tongzuan Realm ay lubhang hindi kasiya siya. Ang aura ng world energy dito ay mas manipis pa kaysa noong umalis siya sa mga nakaraang taon, at ang tinatawag na mga espiritong bundok at ilog ay nawala ang kanilang dating kagandahan. Para bang lahat ng mga bituin ay nagkasakit ng malubha. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, kahit na ang Netherworld Sect at ang Cultivator ng Great Desolate Star Territory ay hindi gumawa ng kalituhan, hindi ito aabutin ng higit sa 100 taon para ganap na maubos ang aura ng world energy dito. Sa oras na iyon, imposible para sa isa pang cultivator na maipanganak,
at ang buhay ng mga mortal ay magiging mas mahirap hanggang sa ang aura ng world energy ay ganap na naubos at ang sources ay gumuho, na ginagawang isang dead star ang planeta. Marami sa hindi mabilang na mga dead star sa Tongzuan Realm Territory ay sumailalim sa ganoong pagbabago ng hakbang-hakbang. Marahil 10,000, daan-daang libong taon na ang nakalilipas, ang mga bituin na ito ay puno pa rin ng sigla at yumayabong, ngunit sa mga pagbabago ng flow ng Time Great Emperor, kahit na ang pinakamaliwanag na mga bituin ay mamamatay. Ang mga tao ay ipinanganak, tumanda, nagkasakit, at namatay, at ang mga bituin ay walang pagbubukod. Ang mundo ng Cultivator ay lubhang naapektuhan, hindi banggitin ang mundo ng mga mortal. Ang mga likas na sakuna ay patuloy, at hindi mabilang na mga tao ang lumikas. May mga trahedya sa lahat ng dako. Sa pagkakataong ito, kahit na itaboy ang Cultivator sa Great Desolate Star, aabutin ng hindi bababa sa 100 taon para mabawi ng Tongzuan Realm ang Yuan Qi nito. Kahit na hindi siya nakabalik sa Tongzuan Realm sa loob ng maraming taon, bilang Holy Master of Nine Heavens Holy Land, pamilyar pa rin siya sa lupaing ito. Sa pag-aakalang makikita na niya sa lalong madaling panahon sina Xia Ningqiang at Zhu Yu, ang kanyang kalooban ay bumuti ng husto. Matapos makita ang mga ito para maibsan ang sakit ng lovesick, haharapin niya ang maliliit na tanggang Cultivator ng Great Desolate Star Territory. Sa siyam na taluktok, ang mga ibon ay umaawit at ang mga bulaklak ay mabango, at ang world energy ay sagana. 10,000 Cultivator ang nagtipon dito, ngunit marami sa kanila ang mukhang nag-aalala. Ito ang huling purong lupain sa buong Tongzuan. Bilang Star Master, hindi napigilan ni Xia Ningqiang ang pagsalakay ng Cultivator sa Great Desolate Star, ni hindi niya mapigilan ang mga ito na ayusin ang 8 Desolate Spirit Lock Array para lasunin ang world energy ng Tongzuan Realm, ngunit mapoprotektahan pa rin niya ang Nine Heavens Holy Land. Kasama niya rito, ang Cultivator ng Great Desolate Star Territory ay hinding-hindi makakagawa ng kahit isang hakbang sa siyam na taluktok. Sa sandaling ito, sa pangunahing bulwagan, maraming tao. Sa pangunguna ni Meng Wuya at Old Demon, naroon ang Nine Heavens Holy Land Saintess An Lingyir, Elder Chen Ning, Lirong at Han Fei ng Ancient Demon Clan, Hu Zhao, Per and Humiir of Twin Spirit Pavilion, ang Palace Master ng Dragon Phoenix Palace, at Wizard Jia ng Netherworld Sect. Sa Main Hall, may mga 30 kakilala ni Yang Kai. Maliban sa ilang taong kilala niya sa Central Capital, ang iba ay mga kaibigan niya sa Tongzuan Realm. Bilang karagdagan sa mga taong ito, mayroong isa pang pamilyar na figure. Ang Yang Union Master ng Sword Union, si Gu Jianzin, ay anak din ni Gu Kangyun. Ang taong ito ay may espesyal na konstitusyon, ang Great Void Sword Body, na ginawa siyang natural na talento para sa sword daw. Pagkatapos ng maraming taon, gwapo at matikas pa rin siya gaya ng dati. Ang kanyang kaliwa at kanang sword servant, si Naling Yu at Anxing, ay nasa kanyang tabi. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pagtitimpi, siya ay naging mas mature, hindi na nagtataglay ng nagbabantang sword intent ng nakaraan. Ang kanyang buong pagkatao ay parang espadang nakakubli sa isang kaluban, at bagaman hindi niya ipinahayag ang kanyang buong lakas, kapag siya ay umatake, para siyang kidlat. Sa sandaling ito, may kausap siya sa ibang tao sa mahinang boses. Ang taong ito ang kasalukuyang pinuno ng Purple Star, isa sa mga nangungunang puwersa sa Tongzuan Realm Territory, si Zi Wuji. Marshall Peak, Kabanata 3150. Nandito siya. Noon, ang sect master ng Purple Star, si Zi Long, ay nakipag-away kay Yang Kai dahil sa kanyang anak at pinatay ni Yang Kai at ng kanyang embodiment sa Starfield, na naging dahilan upang ang Purple Star ay walang leader sa loob ng maraming taon, na nagresulta sa patuloy na panloob na alitan. Gayunpaman, sa huli, si Zi Wuji ang pumalit at naging bagong sect master ng Purple Star. Gayunpaman, bago matamasan ni Zi Wuji ang kagalakan ng pagiging isang overlord, ang Great Desolate Star Territory ay sumalakay. Gayunpaman, dahil sa mga taon ng panloob na alitan, ang lakas ng Purple Star ay lubhang nabawasan kumpara sa dati. Sa harap ng mga masters ng Great Desolate Starfield, sadyang hindi nila nagawang labanan. Sa wala pang kalahating taon, ganap silang nabunot ng Great Desolate Starfield, nawalan ng ilang cultivation stars. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, dinala ni Zi Wuji ang ilan sa kanyang mga nasasakupan sa Hengluo Chamber of Commerce at namuhay ng matatag na buhay sa ilang sandali. Gayunpaman, dahil hindi makatagal si Hengluo Chamber of Commerce, maaari lamang siyang sumugod sa Tongzuan Realm kasama si Zhu Yu at ang iba pa. Katulad din ang karanasan ni Sword Union. Sa paglipas ng mga taon, ang Cultivator ng Great Desolate Star Territory ay naging magulo sa Hengluo Starfield. Dahil hindi makalaban ni Hengluo Chamber of Commerce,
natural na hindi rin kaya ng Sword Union, at ilan sa mga dating nangungunang puwersa nito ay sunod-sunod na bumagsak. Ito rin ang dahilan kung bakit nagtipon-tipon ang lahat dito. Ang Nine Heavens Holy Land ang huling purong lupain at pag-asa para sa kanilang lahat. Kung hindi man lang nila maprotektahan ang lugar na ito, malamang na walang lugar para sa kanila sa malawak na Star Territory. Sa paglipas ng mga taon, hindi sila nakaupo at naghihintay ng kamatayan. Matapos matuklasan na ang Netherworld Sect ay nag-ayos ng 8 Desolate Array, paulit-ulit nilang sinubukan itong guluhin, ngunit sa kasamaang palad, ang 8 Desolate Array ay masyadong malakas at hindi nila ito masira. Kahit na sila ay nahawahan ng itim na chi sa mahabang panahon, sila ay mahihilo at ang kanilang Saint Chi ay hindi sapat. Bagamat nagawa nilang pumatay ng ilang tao, lahat sila ay hindi gaanong mahalagang mga pawn na may kaunting epekto sa engranding plano ng Netherworld Sect. Masasabing ang grupong ito ng mga tao ang nagdala sa Nine Heavens Holy Land sa wakas nito. Bagamat hindi nila alam kung ano ang epekto ng 8 Desolate Array, masasabi nila na kapag na-activate na ito, kahit si Xia Ning Chang ay hindi na sila mapoprotektahan. Pagkatapos ng lahat, ang pundasyon ng Tongzuan Realm ay masyadong mababaw. Kung ito ay isang bituin tulad ng Shadowed Star o Water Moon Star na mayroong Star Master, paano kaya ang cultivator sa Great Desolate Star ay kumilos ng napakapangahas? Kamusta na si Sister Xia? Tahimik na tanong ni Zi Wuji. Niyakap ni Gu Jianzin ang simpleng espada at dahan-dahang umiling. 2 buwan ko na siyang hindi nakita. Sa huling pagkakataon na nakita ko siya. Ha, huwag na nating pag-usapan. Hindi makayanan ni Gu Jianzin na makita ang gayong tao na dumaranas ng ganoong paghihirap dahil sa lason sa Great Desolate Star Territory. Inalagaan ba siya ni Miss Zuyu? N. Tumanggaw si Gu Jianzin. Para silang magkapatid, kaya tama lang na alagaan sila. Si Brother Yang Kai na iyon ay tiyak na maswerte. Bahagyang tumawa si Zi Wuji bago nagpatuloy. Kaya lang hindi siya lalaki, tumatakbong mag-isa habang iniiwan ang kanyang babae na nagdurusa dito. Napakunot ang noo ni Gu Jianzin nang marinig niya ito. Siya ay isang sword cultivator at may likas na prangka at determinado, kaya hindi niya gustong marinig ang iba na magsalita ng masama tungkol sa iba sa kanilang likuran. Gayunpaman, ito ang kanilang kalayaan, kaya kahit hindi niya ito gusto ay ayaw niyang pabulaanan ito. Kung saan, naramdaman din niya na si Yang Kai ay lumayo na. Ilang dosenang taon na siyang nawala ng walang anumang balita, naiwan ang ilang kababaihan upang magtrabaho ng husto sa Great Desolate Star Territory. Hindi alam ni Gu Jianzin kung hindi na siya makakabalik, o kung matagal na niyang nakalimutan ang mga babaeng ito. Kung ito ay ang huli, ito ay magiging masyadong malungkot. Maasim na sabi ni Zi Wuji. Ang Sister Xia na iyon ay parehong maganda at matalino, maamo at tahimik. Itinaas ni Gu Jianzin ang kanyang ulo at matalim siyang tiningnan, na nagpapahiwatig ng babala. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit alam na alam ito ni Gu Jianzin. Mula noong unang beses na nakita ni Zi Wuji si Xia Ning Chang, nabigla siya sa kagandahan nito at paulit-ulit na ipinahayag ang kanyang paghanga sa kanya. Nagkunwari lang si Gu Jianzin na walang alam. Ngayong nasa masamang sitwasyon sila at si Zi Wuji ay isang Second Order Origin King, hindi sulit na gumawa ng ganoong kaguluhan. Kaya lang ay masyadong mapurol ang mga salita ni Zi Wuji ngayon. Ngunit muli, kahit na ang Sister Xia na iyon ay palaging nakasuot ng belo, na ginagawang imposibleng makita ang kanyang tunay na mukha, sino mang makakakita sa kanya ay makaramdam pa rin ng matinding pananabik. Si Zuyu ay isa ring pambihirang babae, ngunit dahil siya ay nasa mataas na posisyon sa loob ng maraming taon, hindi may iwasang maglabas siya ng hangin ng pagmamataas, na nagpaparamdam sa iba ng distansya. Sa kabilang banda, kahit na si Xia Ning Chang ay isang Star Master at isang Third Order Origin King, hindi siya kailanman nagpapahayag at nagkaroon ng sobrang banayad na ugali. Sinong lalaki ang hindi magkakagusto sa ganyang babae? Siya ay isang perpektong halimbawa ng isang mabuting asawa at ina, at sino man ang makapagpakasal sa kanya ay kailangang linangin ang 10 buhay ng magandang kapalaran. Hindi may iwasang mahulog ang loob ni Zi Wuji sa kanya. Marahil, naisip din ni Zi Wuji na samantalahin siya para umakyat. Si Xia Ning Chang ay isa ring Star Master, kaya kung talagang mapapangasawa niya ito, ang pagpasok sa Third Order Origin King Realm sa hinaharap ay hindi isang panaginip lamang. Ang pagkakaibigan ni Nagu Jianzin at Zi Wuji ay hindi masyadong malalim. Bago pumunta sa Tongzuan Realm, wala silang masyadong pakikitungo, kaya hindi gaanong alam ni Gu Jianzin ang ugali ni Zi Wuji, ngunit sa sandaling ito, nang makita ang mga bastos na salita ni Zi Wuji, wala nang pagpipilian si Gu Jianzin kundi bigyan siya ng isang babala. Nang walang binanggit pa,
Kung si Zi Wuji ay nagpahayag ng ganoong intensyon sa harap ng iba, tiyak na tatanggihan siya ni Na Zuyu, Meng Wuya, at ng iba pa. Alam din ni Zi Wuji na siya ay nagkamali at ngumiti ng alanganin. Good luck, good luck. Hindi alam kung sino ang tinutukoy niya. Kasabay nito. Sa isang silid sa inner hall, si Xian Ning Chang ay mahihinang nakahiga sa kama, isang malabong itim na chi ang tumatakip sa kanyang katawan, na parabang siya ay may karamdaman. Noong Zuan Realm ay sinalanta ng Netherworld Sect, at bilang Star Master, siya ang pinakadirektang naapektuhan. Ang 8 Desolate Spirit Lock Array ay parang kadena na nakakandado sa kanyang katawan, at ang 8 Spirit Arrays ay parang nakakalaso na pigsa na patuloy na nakakasira sa kanyang sigla. Ang kanyang belo ay natanggal, na nagpapakita ng isang mukha na maaaring makaakit sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Mapatla ang kanyang mukha, dahilan upang makaramdam ng pagkabalisa ang sino mang makakita nito. Umupo si Zuyu sa tabi ng kama, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay, puno ng pagsisisi sa sarili ang kanyang puso. Sa oras na iyon, ang Water Moon Star ay nawasak at wala siyang pagpipilian kundi pumunta sa Tongzuan Realm upang humingi ng proteksyon ni Xian Ning Chang, ngunit ngayon ay tila ito ay isang napakilang desisyon. Ang Tongzuan Realm ay matatagpuan sa periphery ng Star Territory at hindi pinahahalagahan ng Great Desolate Star Territory. Dahil lang sa pagdala niya ng grupo ng mga tao dito kaya naakit nila ang mga humahabol sa kanila. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nasalanta ang Tongzuan Realm, at si Xian Ning Chang ay hindi makakaranas ng ganitong pagpapahirap. Habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagigilty, na gustong pumalit sa kanya. Lumitaw sa harap ng kanyang mga mata ang figure ng isang lalaki, na naging sanhi ng pag-igting ng kanyang mga ngipin at pagsigaw sa kanyang puso. Nasaan ka ngayon? Biglang, si Xian Ning Chang, na nakahiga sa kama, ay umungol habang ang kanyang maislan na kilay, nakakunot ang nuo at naging unstable ang aura niya. Nagulat si Zuyu at mabilis na itinaas ang kanyang kamay upang marahan na idiin ang kanyang nuo habang kasabay nito ang pagbuhos ng kanyang Saint Chi sa kanyang katawan. Ang nakakunot niyang nuo ay unti-unting lumuwag at ang kanyang hindi matatag na aura. Gayunpaman, hindi tumigil si Zuyu, iniisip na may mali sa kanyang katawan. Sure. Biglang binuksan ni Xian Ning Chang ang kanyang mga mata at isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa kanila. Ning Chang. Nagulat si Zuyu na tumawag. Matagal na niyang hindi nakikita si Xian Ning Chang na nagpapakita ng ganoong ekspresyon. Nitong mga nakaraang taon, siya ay may sakit at maging ang kanyang figure ay pamayat at nanghina. Anong nangyari? Nakalipat na ba ang Great Desolate Star Territory? Siya. Itinaas ni Xian Ning Chang ang kanyang kamay at buong lakas na hinawakan ang braso ni Zuyu. Napakalakas ng kanyang lakas kaya nakaramdam si Zuyu ng bakas ng sakit. Bagamat mahina pa siya, puno ng saya ang mukha ni Xian Ning Chang. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng dahan-dahan, nandito ako. Mabilis na pag-aaliw ni Zuyu. Siya. Nandito siya, sabi ni Xian Ning Chang. Sino ang nandito? May kain na hinalang tanong ni Zuyu, ngunit sa sandaling magsalita siya, natigilan siya nang may pumasok sa kanyang isipan na hindi kapanipaniwala. Ngumiti si Xian Ning Chang. Nandito siya. Iyon ay ang parehong pangungusap, ngunit malinaw na naunawaan ni Zuyu ang kahulugan sa likod nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang itinikom niya ang kanyang mga labi at sinabing. Siya. Nandito talaga siya. Bahagyang tumango si Xian Ning Chang. Nararamdaman ko, papunta siya dito. Elder Sister Yu, sunduin mo siya, ngunit huwag mo siyang hayaang lumapit sa akin. Pagkatapos sabihin ito, ipinikit ni Xian Ning Chang ang kanyang mga mata, na parang nakatulog, ngunit isang mahinang pagbabago bago ng enerhiya ang nagmula sa kanyang katawan. Kasabay nito, 10,000 kilometro ang layo, biglang nagpakawala ng mahinang sigaw si Yang Kai. Nagulat at huminto. Ang nakapalibot na spiritual chi ng langit at lupa ay abnormal na nag-react, kumikislap na may fluorescent na ilaw na parabang hindi mabilang na mga alitaptap ang sumasayaw sa paligid niya. Ang mga magagaan na tuldok na ito ay mabilis na nagtipon sa gitna, nagiging isang maganda, maraming kulay na paru-paro na sumasayaw sa paligid ni Yang Kai. Ngumisi si Yang Kai at iniunat ang kanyang daliri. Agad na bumagsak ang paru-paro sa kanyang daliri. Little Senior Sister, tumingin si Yang Kai sa maraming kulay na paru-paro at mahinang tumawag. Imposibleng lumitaw ang paru-paro na ito nang wala saan, kaya dapat may tao gumamit ng ilang uri ng secret technique, ngunit bukod kay Liu Yan, walang ibang tao sa paligid ni Yang Kai, kaya maliban kay Xian Ning Chang, walang ibang makakagawa nito. Tila napansin din ni Xian Ning Chang ang kanyang pagdating, kaya't sadyang binigyan niya siya ng ilang mga tagubilin, sa takot na hindi niya mahanap ang mga ito. Bilang Star Master,
Hindi nakakagulat na madetect ni Xian Yingchang ang kanyang pagdating, may kakayahan din siyang gawin ito. Gayunman, bakit hindi nagpakita ng personal si Xian Yingchang? Bago magkaroon ng panahon si Yang Kai na pag-isipan ito, ibinuka ng paru-paro ang mga pakpak nito at lumipad, patungo sa direksyon ng Nine Heavens Holy Land. Ang mga galaw nito ay hindi malaki, ngunit ang bilis nito ay napakabilis, na tila sumasalamin sa kagyat na kalagayan ni Xian Yingchang sa sandaling ito. Hindi ito masyadong inisip ni Yang Kai. Sa anumang kaso, makikita niya si Xian Yingchang sa ilang sandali, at kapag dumating ang oras na iyon, magiging malinaw ang lahat. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Nine Heavens Holy Land, ang orihinal na maingay na bulwagan ay biglang tumahimik matapos mag-walk out ang isang tao. Nagmamadaling tumayo si Meng Wuya at nag-aalalang tumingin kay Zuyo. Madam Yu, kumusta na si Yingchang? Pinalaki niya si Xian Yingchang ng mag-isa at itinuring siyang parang sarili niyang anak, kaya ngayong nasa mahirap na sitwasyon siya, natural na hindi siya makaupo. Gayunpaman, ang kasalukuyang kondisyon ni Xian Yingchang ay hindi isang ordinaryong pinsala o karamdaman, ngunit isa na malapit na nauugnay sa sigla ng buong Tongzuan Realm. Wala talagang gamot na makapagpapagaling sa kanya. Maliban kung ang lahat ng mga cultivator sa Grand Desolate Starfield ay itinaboy at ang buong bituin ay maayos na pinamamahalaan, marahil pagkatapos ng ilang dosina o daang taon, kapag ang sigla ng bituin ay naibalik, si Xian Yingchang ay makakabawi. Marahang umiling si Zuyu. Nalaman ka agad ni Meng Wuya na hindi pa rin optimistiko ang sitwasyon at ipinalakpak ang kanyang mga kamay sa inis, na ginawang alabok ang upuan sa ilalim niya. Marshall Peak, Kabanata 3151. Hindi naglalakas loob na magkita. Nagtanong ang Old Demon. Madam Yu, may problema ba? Nang makita ang mataimtim na ekspresyon ni Zuyu na may bahid ng panonibik habang nakatingin sa labas ng bulwagan, kaagad niyang napagtanto ang isang bagay. Pero nang sundan niya ng tingin, wala doon. Ang siyam na taluktok ay nasa ilalim na ngayon ng proteksyon ng Star Master ni Xian Yingchang, kaya imposibleng makapasok ang sinuman mula sa Great Desolate Star Territory. Pinigilan ni Zuyu ang panonibik sa kanyang puso at hakbang-hakbang na lumabas ng bulwagan. Nang makita ito ng lahat, nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa bago sumunod sa kanya sa labas. Sa isang iglap, nagtipon ang lahat sa labas ng bulwagan. Sinulyapan ni Meng Huya ang matandang demonyo, pareho silang dahan-daang umiiling, hindi alam kung ano ang nangyayari. Biglang nanginig ang Nine Peaks Grand Array. Namutla ang mukha ni Meng Huya habang sinasabi niya. May kaaway na umaatake. Ang iba ay naka-alerto din. Itinaas ni Zuyu ang kanyang kamay. Huwag kang kabahan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumahimik ang lahat at tumangala, tanging ang Grand Array ay umaalingaw-ngaw habang bumukas ito ng mag-isa, hindi dahil sa inatake ito ng isang kaaway kundi dahil sa sarili nitong bumukas. Ang paraan para makontrol ang Grand Array na ito ay nasa mga kamay ni Zuyu, at bukod sa kanya, si Xian Yingchang lamang ang makakakontrol nito. Ngunit ngayon, wala pang nagawa si Zuyu na nagbukas ng mag-isa ang Grand Array, kaya malinaw na si Xian Yingchang ang gumagawa nito. Bago nila maisip kung bakit gagawin ni Xian Yingchang ang ganoong bagay, isang figure ang biglang lumabas mula sa ulap. Tila walang gumagalaw, ngunit sa ilang hakbang, lumitaw ito sa harap ng lahat. Napakabilis nito kaya walang nakariyak. Nakatitig sa kanya ang lahat, na parabang isang spell ang ibinato sa kanila, natulala. Si Zuyu lang ang tahimik na nakatitig kay Yang Kai, isang masalimuot na halo ng pagmamahal at puot na kumikislap sa kanyang mga mata habang unti-unting namumula ang mga ito. Si Yang Kai sa kanya, at hindi na napigilan ni Zuyu ang kanyang mga luha nang dumausdas ang mga ito sa kanyang mga pisngi. Kahit na ang lalaking ito ay nawala ng walang bakas sa loob ng ilang dekada, nagpakita pa rin siya sa kanyang harapan sa pinakakritikal na sandali. Sa isang iglap, nakahanap na siya ng maasahan at hindi na siya mapakali gaya ng dati, napakatahimik na. Young Master, nanginginig ang mga labi ng Old Demon sa panonibig. Binabati ng mga nasasakupan si Holy Master. Nakabawi din si Naan Lingyear, Chen Ning, at ang iba pa at humakbang pasulong, kalahating nakaluhod sa lupa. Pagbati, Master, mabilis ding sumaludaw si Nalirong at Han Fei ng Ancient Demon Clan. Yang Kai. Tinakpan ni Hu Jiao Er at ng kanyang kapatid ang kanilang mapupulang labi habang sumisigaw sila sa gulat. Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata ng lahat habang nakatitig sa kanya, hindi pa nila siya nakita dito, parang nanaginip sila. Nagtatakang tanong ni Zi Wuji, Little Brother Gu, maaaring ang taong ito ay ang sect master ng Shadowed Star. Mataimtim na sagot ni Gu Jianzin, bahagyang kumunot ang kanyang noo habang hinihigpitan niya ang hawak sa kanyang espada. Sa sandaling iyon,
Ang simpleng espada sa kanyang dibdib ay talagang naghatid ng takot, na naging dahilan upang hindi niya magawang itaas ang kanyang fighting spirit nang tumingin siya kay Yang Kai. Bilang isang cultivator ng espada, ito ay karaniwang imposible. Ang puso ng isang cultivator ng espada ay matatag, at nang makatagpo sila ng isang malakas na kalaban, ang una nilang naisip ay labanan at pasiglahin ang kanilang pagtatanim ng espada. Gayunpaman, nang makita niya si Yang Kai, ang kanyang sariling espada ay talagang nagbabala sa kanya, na parabang sinasabi nito sa kanya na anuman ang mangyari, hindi siya ang kalaban ni Yang Kai. Gaano kataas ang kanyang paglilinang? Maging ang kanyang spirit sword ay nakaramdam ng takot. Narinig ito ni Ziwu Ji at nagulat siya. Kaya siya iyon. Siya pala iyon. Noon, si Yang Kai ay kumilos ng may pag-aalinlangan sa Purple Star's home star at nakapatay pa ng ilang master ng Purple Star. Nang maglaon, kinumpirma ng Purple Star na parehong si Zilong at ang kanyang anak ay namatay sa mga kamay ni Yang Kai, kaya ang puot sa pagitan nila ay ganap na hindi mapagkakasundo. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Ziwu Ji si Yang Kai, kaya natural na hindi niya ito nakilala. Isa pa, ang nangyari noon ay nakaraan na. Ngayon, kailangan ni Ziwu Ji na umasa sa proteksyon ni Xia Ning Chang para mabuhay, kaya paano siya magpapakita ng anumang puot kay Yang Kai? Lumapit si Yang Kai kay Zuyu, iniunat ang kanyang kamay, at pinunasan ang kanyang mga luha, mahinang sinabing. Huwag kang umiyak, babalik ako. Huminto ang mga luha sa kanyang mga mata at tumalikod si Zuyu, hindi niya hinayaang hawakan siya habang inabot niya at pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata. Natigilan si Yang Kai, ngunit sa harap ng napakaraming tao, hindi nararapat na magtagal siya, kaya't ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing. Hindi na kailangang maging magalang. Napaangat ang lahat sa himpapawid, hindi man lang makalaban. Nasaan si Ning Chang? Tumingin si Yang Kai kay Zuyu at nagtanong. Dinala siya ni Xia Ning Chang dito, ngunit ngayon ay hindi na siya nagpakita, na isang malaking problema. Kasabay ng nakita niya noon, nagkaroon agad ng masamang pakiramdam si Yang Kai sa kanyang puso. Ibinaba ni Zuyu ang kanyang mga mata at hindi sumagot. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin kay Meng Wuya. Napabuntong hininga si Meng Wuya at dahan-dahang umiling. Agad na bumagsak ang mukha ni Yang Kai habang ang lahat ng kanyang inaasahan ay bumagsak at ang kanyang puso ay lumubog, na parabang ito ay malapit ng lumubog sa isang walang katapusang bangin. Sumama ka sa akin. Sumenya si Zuyu sa kanya at naglakad patungo sa inner hall. Bagamat marami siyang reklamo tungkol sa kanya, sa huli, paano may sisi sa kanya ang bagay na ito? Sinisisi lang niya ang kanyang sarili sa pangunguna sa mga humahabol dito, na nagdala ng kapahamakan sa Tongzuan Realm at Xia Ning Chang. Siya ay hindi isang babae na walang katapusang mang-aabala, at ang kanyang kawalang interes kay Yang Kai ay hindi dahil sa hinanakit niya ito, kundi dahil nahihiya siyang makita siya. Kung may nangyari talaga kay Xia Ning Chang, siya ang may kasalanan. Si Yang Kai ay humakbang pasulong upang maabutin siya at inabot upang hawakan ang kanyang malambot na mga kamay. Malamig ang kanyang maliliit na kamay, na parang walang temperatura, at pagkatapos ng kaunting pagpupumiglas ay binitawan na lamang niya ito, hindi nangangahas na tumingin sa kanya. Nawala ang pigire ng dalawa, ngunit tahimik pa rin ang labas ng bulwagan. Ang mahabang panahon ng depresyon at pagkabalisa ay hindi gaanong naibsan ng pagdating ni Yang Kai, dahil naunawaan ng lahat na kahit na ang pagtatanim ni Yang Kai ay lumalaban sa langit at maaari niyang itaboy ang cultivator sa Great Desolate Star, ang mga pinsalang dinanas ni Xia Ning. Hindi madaling gumaling si Chang. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumakad ang isa pang maliit na figure. Si Meng Wuya ay nagpakawala ng mahinang sigaw ng pagkagulat at tumingin sa kanya. Sa susunod na sandali, ipinakita niya ang isang pagtataka na ekspresyon. Natuklasan niya na ang maliit na figure ay talagang isang pito o walong taong gulang na maliit na batang babae. Siya ay napakakyot, ngunit nagbigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip tungkol dito, naunawaan niya kaagad kung bakit ito kakaiba. Walang ekspresyon. Ang mukha ng batang babae na ito ay walang kaunting pagbabago sa ekspresyon, tulad ng isang sinaunang balon. Ito ay lubhang kakaiba. Sa harap ng maliit na batang babae, mayroong isang maraming kulay na paru-paro na kumakaway. Umakyat siya sa hagdan mula sa paanan ng bundok, hakbang-hakbang, hindi mabilis o mabagal, na parabang hinahabol niya ang maraming kulay na paru-paro, ngunit parang ayaw niya itong palampasin. Malamang ay ayaw kanyang makita. Sa labas ng inner hall, huminto si Zuyu at sinabing nakayuko ang ulo. Ayaw niyang makita siya, hindi naman sa ayaw niyang makita siya, pero hindi siya naglakas loob na makita niya ang kanyang haggard na hitsura. Bilang isang babae, naiintindihan ni Zuyu ang kanyang nararamdaman. Laging gustong ipakita ng mga babae ang kanilang best side sa harap ng lalaking gusto nila.
Hinawakan niyang kay ang kanyang kamay ng mahigpit. Salamat sa iyong pagsusumikap. Muling bumuhos ang mga luhang hindi napigilan, na parabang ang nakalipas na ilang dekada ng pananabik at lahat ng hinaing na dinanas niya ay maaaring mawala sa isang pangungusap na ito. Umiling si Zuyu. Si Ning Chang ang higit na nagdusa. Maaari mo siyang kausapin, ngunit huwag piliting pumasok. N. Tumanggaw si Yang Kai, humarap sa pinto, itinaas ang kanyang kamay, at mahinang kumatok, sumisigaw. May tao ba sa bahay? Walang tugon mula sa loob ng silid, ngunit malinaw na nararamdaman ni Yang Kai ang aura ni Xia Ning Chang, ngunit ito ay napakahina, tulad ng isang manipis na sinulid na maaaring maputol anumang oras. Ang pagtuklas na ito ay nagpasakit sa puso ni Yang Kai, at sa parehong oras, ang kanyang hangarin na pumatay ay tumaas. Ang kasalukuyang estado ni Xia Ning Chang ay walang alinlangan na nauugnay sa mga aksyon ng cultivator sa Great Desolate Star sa Tongzuan Realm. Lahat sila ay kailangang mamatay. Wala sa kanila ang dapat mag-isip na tumakas. Kung nasa bahay ka, mangyaring buksan ang pinto. Pinigilan ni Yang Kai ang kanyang hangarin na pumatay, ang kanyang boses ay mahina pa rin. Wala pa ring tugon. Nagpatuloy si Yang Kai. Ning Chang, bumalik na ako, nakikita mo ba ako? Si Junior Brother, miss na kita. Sa lahat ng mga taong ito na wala ako, madalas kitang iniisip. Ngayong sa wakas ay nakabalik na ako, mayroon ka bang puso na paalisin ako? Saglit na gumalaw si Yang Kai. Hinawakan ni Zuyu ang braso ni Yang Kai at dahan-dahang umiling. Si Xia Ning Chang ay kadalasang napakaamo at masunurin kay Yang Kai, ngunit pagdating sa kanyang imahe sa mga mata ni Yang Kai, mayroon din siyang sariling prinsipyo. Bomantong hininga si Yang Kai at nagtibit balikat. Sige, Ning Chang, magpahinga ka ng mabuti. Si Junior Brother, ay papatayin ang lahat ng maliliit na tanga na iyon at ipaghihiganti muna kita bago bumalik para makita ka. Paglingon niya, kamandat siya kay Zuyu. Naunawaan ni Zuyu at tumalikod na para umalis kasama niya. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, bigla silang nakarinig ng malakas na ingay mula sa silid sa likuran nila. Nagkatinginan sina Zuyu at Yang Kai at pareho silang namutla. Sa isang malakas na kalabog, bumukas ang pinto at si Yang Kai ay nagmadaling pumasok sa kwarto at tinulungan si Xia Ning Chang na bumangon mula sa kama. Hinawakan ng kanyang kamay ang likod ni Xia Ning Chang, ngunit ngayon ay mas payat na ang kanyang little senior sister. Bagamat hindi siya ganap na balat at buto, tinantya niya na humigit kumulang 70 kilo lang ang bigat nito. Sa kanyang taas, 90 kilo o kahit 100 kilo sa normal. Ang kanyang manipis na laman at buto ay damaykit sa kamay ni Yang Kai, tumusok sa puso ni Yang Kai. Gayunpaman, wala sa mood si Yang Kai na bigyang pansin ito, dahil sa sandaling ito, si Xia Ning Chang ay nagluluwa ng isang bibig ng dugo. Ang angkumot sa kama ay kinulayan ng malalim na pula, at ang kanyang katawan ay nababalot ng malabong itim na aura. Sa sandaling ito, ang itim na aura ay parang isang buhay na bagay na patuloy na kumukurot. Hindi lang iyon, ang ilang bahagi ng kanyang katawan ay naging sobrang dilim, na parang may nagwisik ng tinte sa kanyang katawan. Ang sitwasyong ito ay eksaktong kapareho noong tumingin si Yang Kai sa Tongzuan Realm mula sa itaas sa kalangitan. Ang pagkakaiba lang ay ang mga ink spot, na iyon noon ay nasa buong mundo, ngunit ngayon ay nasa katawan na ng little senior sister. Pagkatapos magbilang, eksaktong pito sila. Great Desolate Star Territory, Netherworld Sect, nililigawan mo si kamatayan. Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung bakit nangyari ang ganoong bigla ang pagbabago, halatang may paggalaw ng Great Desolate Star Territory. Nasira lang niya ang array core ng Great Array, at ngayon ay pinapatay ang kanyang little senior sister. Tiyak na mayroong ilang uri ng koneksyon sa pagitan nila. Ang mga butik ng tinte ay dahan-dahang lumalawak, at bagamat hindi sila mabilis, ang isang bahagyang paggalaw ay makakaapekto sa buong sitwasyon. Sa tuwing lumalawak ang mga tinte na ito, nilalamon nila ang sigla ni Xia Ning Chang, na ginagawang mas makapal ang itim na chi na bumabalot sa kanyang katawan. Kung ang mga butik ng tinte na ito ay lumawak upang matakpan ang kanyang buong katawan, ang kapalaran ni Xia Ning Chang ay tatatakan. Marshall Peak, Kabanata 3152. Pag-akit sa kaaway palabas ng Yungib. Ning Chang, natulala si Zuyu habang nakaugat sa lugar, hindi inaasahan ang ganoong pagliko ng mga pangyayari. Akala niya ay dahil iyon sa pagbabalik ni Yang Kai, ngunit ngayon ay tila hindi ganoon kadali ang mga bagay. Nakatagilid na nakaupo si Yang Kai sa kama, hinayaan si Xia Ning Chang na mahiga sa kanyang mga bisig. Ang magkabilang kamay nito ay nasa ilalim ng kanyang kilikili, hawak ang kanyang maliliit na kamay, at merong ibinubuhos ang kanyang dalisay na chi sa kanyang katawan. Tinatakan ni Yang Kai ang kanyang cultivation, kaya kahit na maipakita lamang niya ang lakas ng isang Peak Origin King,
ang asensya ng kanyang Emperor Qi ay hindi gaanong nagbago. Ang Emperor Qi ay dalawang antas na mas mataas kaysa sa Source Qi at Saint Qi, kaya ang pagbuhos nito sa katawan ni Xian Ying Chang ay agad na nagkaroon ng mahimalang epekto. Ang pitong itim na tuldok na dahan-daang kumakalat sa katawan ni Xian Ying Chang ay bumagal ng husto at nagpakita pa ng mga senyales ng pagpipigil. Maging ang nangangitim na itim na chi sa kanyang katawan ay naging matatag. Si Yang Kai ay nagtrabaho ng husto sa loob ng kalahating quarter ng isang oras, maingat na hindi nang ahas na mag-relax, ngunit maaari lamang niyang pigilan ang pitong itim na tuldok sa laki ng kamao. Alam niya na ang mga itim na tuldok na ito ay panlabas na pagpapakita lamang ng katawan ni Xian Ying Chang. Ang pinakapangunahing dahilan ay ang cultivator ng Great Desolate Star Territory na pinakialaman ang Tongzuan Realm. Hindi mali si Yang Kai, dapat ito ang epekto ng mga Yin Qi Spirit Array na iyon. Ang Tongzuan Realm ay malapit na nauubnay kay Xian Ying Chang, kaya kung gusto niyang lutisin ang kasalukuyang problema ni Xian Ying Chang, kailangan muna niyang lutisin ang kalamidad sa Tongzuan Realm. Sa madaling salita, maliban kung mabunot ang mga Spirit Array na iyon, imposibleng maalis ang mga itim na tuldok na ito. Ang pagbunot sa mga Spirit Array na iyon ay hindi mahirap, at kailangan lang ni Yang Kai na maglakbay doon, ngunit ang saligan ay kailangan niyang patatagin muna ang sigla ni Xian Ying Chang. Ang itim na chi at mga itim na tuldok na bumabalot sa kanyang katawan ay patuloy na nilalamon ang kanyang sigla at ang sigla ng Tongzuan Realm, na nagpapahina sa kanya. Ngayong bigla silang pumutok ay agad siyang tinamaan ng malakas. Kung hindi muna pinatatag ang sigla ni Xian Ying Chang, nanganganib siyang mamatay. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay, ibinato ni Yang Kai ang ilang bote ng jade kay Zuyu. Kumuha ng ilang table tas at ibigay sa kanya. Sinalo sila ni Zuyu, binuksan ang mga takip, at nagbuhos ng ilang spirit pills. Kinurot ang maliit na bibig ni Xian Ying Chang, pinasok niya ang mga spirit pills na ito sa kanyang bibig bago idiniin ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at dahan-daang ginabayan ang kanyang Saint Qi pababa upang tulungan siyang matuno ang mga epektong panggamot, gayunpaman, ang mga epekto ay maliit at ang epekto ay hindi maganda. Ang mga spirit pills na ito ay Dao Source Grade lamang, kaya ang mga epekto nito ay limitado. Si Yang Kai ay mayroong maraming Emperor Pills, ngunit sa paglilinang ni Xian Ying Chang, hindi niya ito maibibigay sa kanya. Kung hindi, isa lang ay sapat na para sumabog ang kanyang katawan. Sinampal niya ang ulo niya at pinagalitan ang sarili sa pagiging tanga. Talagang nakalimutan na niya ang tungkol sa bagay na iyon sa isang napakahalagang sandali. Ibinaon ang kanyang kamalayan sa Sealed World Bead, naglabas si Yang Kai ng berdeng dahon makalipas ang ilang sandali. Sa dahon na ito ay isang patak ng gatas na puting katas. Ang katas na ito ay puti at walang kapintasan, ngunit naglalaman ito ng hindi maisip na dami ng sigla, na parabang hindi lamang ito isang patak ng katas, kundi isang sariling buhay. Ang dahon ay pareho. Ang dahon ay ang dahon ng Immortal Tree, at ang katas ay ang katas din ng Immortal Tree. Parehong napakahalaga, at maging sa Star Boundary, sila ay mga kayamanan na magiging sanhi ng hindi mabilang na mga tao na ipaglaban sila, ngunit sa sandaling ito, sila ay inilabas ni Yang Kai ng walang pag-aalinlangan. Kung malulutas nito ang kasalukuyang krisis ni Xian Ying Chang, hindi magdadalawang isip si Yang Kai na pinuhin ang Immortal Tree. Gayunpaman, si Yang Kai ay hindi pa nakakahanap ng paraan upang pinuhin ang Immortal Tree, kaya isang dahon at isang patak ng katas ang limitasyon ng kung ano ang kayang tiisin ni Xian Ying Chang. Ibinuka ang kanyang bibig, inilagay ni Yang Kai ang dahon at ang katas sa kanyang bibig. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at marahang tinapik ang likod niya, dahilan para gamulong ang dalawang bagay sa kanyang tiyan. Bahagyang itinulak ang kanyang Emperor Qi, naramdaman ni Yang Kai na para siyang may hawak na maselang porselana, ang kanyang mga galaw ay sobrang banayad. Anumang sandali ng kawalang ingat ay maaaring magdulot ng aksidente kay Xian Ying Chang, na nasa kanyang mga bisig. Ang dahon at katas ng Immortal Tree ay unti-unting natutunaw, at ang medicinal efficacy ng spirit pills na ininom niya noon ay kumalat din. Isang mahinang berdeng ilaw ang biglang namukadkad mula sa katawan ni Xian Ying Chang at sumanib sa itim na chi, na pinalabnaw ito. Nang makita ito, umiyak si Zuyu sa tuwa. Bagamat hindi niya alam kung anong paraan ang ginamit ni Yang Kai o kung ano ang ibinigay niya kay Xian Ying Chang, ang eksena sa harap niya ay walang alinlangan na nagpakita na si Xian Ying Chang ay bumuti na. Oo naman, imposibleng mabuhay ng walang lalaki sa bahay. Wala nang maitutulong si Zuyu sa sandaling ito, kaya't palagi na lang niyang natatawag ang pangalan ni Xian Ying Chang, umaasang magising siya. Ang berdeng ilaw ay unti-unting lumakas, at ang pagod na sigla ay unti-unting bumabawi. Ang itim na chi na bumabalot sa katawan ni Xian Ying Chang ay pinigilan,
at ang dalawang kulay ay nag-intertwine sa kanyang katawan, unti-unting umabot sa balanse. Ang mga epekto ng Immortal Tree ay napakalakas. Kung sino pa man ito, kahit na nasa bingit na sila ng kamatayan o malubhang na sugatan, mabubuhay pa rin sila at sumisipa sa sandaling ito, ngunit iba ang sitwasyon ni Xia Ningchang. Ang ugat ng problema ay hindi nagawang lutisin ng Immortal Tree ang ugat ng problema. Sa isang hilinghing, nanginginig ang mga pilikmata ni Xia Ningchang. Maya-maya pa, dahan-dahang bumukas ang mga mata niya sa isang hiwa. Bumulong si Zuyu, Ningchang, Ningchang, Elder Sister, Yu. Medyo natulala ang mga mata ni Xia Ningchang, ngunit matapos makita ang hitsura ni Zuyu, unti-unting bumalik sa normal ang kanyang isip. Ngunit sa lalong madaling panahon, naramdaman niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang maluwag at komportableng yakap, at ang kanyang bibig at ilong ay napuno ng pananubik na pabango. Isinandal ang kanyang ulo at ipinatong ito sa balikat ni Yang Kai, tumingin si Xia Ningchang sa gilid ng kanyang mukha at mapait na umiti. Junior brother, ayaw niyang makita siya, pero sa huli, ganito pa rin ang nakita niya, kaya dapat ay napakapangit. Tawagin mo akong asawa, marahang hinawakan siya ni Yang Kai gamit ang kanyang nuo. Bahagyang namula ang maputlang mukha ni Xia Ningchang, ngunit nawala ito sa isang iglap nang ibinaba niya ang kanyang ulo at mahinang tumawag. Natawa si Yang Kai. Okay lang kung junior brother ang tawag sa akin ni Suyan, pero hindi ako matatawag ng lahat ng ganoon. Para sa mabuti o masama, itong asawang ito ang padre de pamilya, saan ko ilalagay ang mukha ko sa hinaharap? Nilinggan niya si Zuyu at nagtanong. Ano ang tungkol sa iyo? Nahihiyang sinabi ni Zuyu. Iligtas mo muna si Ningchang. Sinabi ni Xia Ningchang. Mas mabuti ang pakiramdam ko. Makalipas ang ilang salita ay lalong gumanda ang kanyang kutis, at maging ang kanyang boses ay lumakas. Hindi na siya nakakaramdam ng hindi komportable gaya ng dati. Nababalot ng berdeng ilaw, mainit at komportable ang pakiramdam ng buong katawan niya. Nais niyang mahiga siya sa mga bisig ng lalaking ito hanggang sa katapusan ng panahon. Galit na sinabi ni Zuyu. Ningchang, paano ka magiging ganito? Kinagat ni Xia Ningchang ang kanyang mga labi at ngumiti. Sinabi ni Zuyu, asawa, tinitigan niya si Yang Kai na may ekspresyon na nagsasabing, kontento ka na ba? Isang tao ang bumungad sa pinto. Si Meng Huya iyon, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Kanina pa siya at ang iba ay nasa labas ng hall kaya hindi nila alam kung ano ang nangyari dito. Ngayong nakita niya si Xia Ningchang na nakahiga sa mga bisig ni Yang Kai na may nahihiyang ekspresyon at muling ngumiti si Zuyu, hindi maipaliwanag na nakahinga siya ng maluwag. Naalis ang manipis na ulap na matagal nang pumipigil sa kanyang puso. Nagkatinginan, agad na naunawaan ni na Yang Kai at Zuyu. Ibinaba muli si Xia Ningchang, sinabi ni Yang Kai. Higa ka ng maayos. Hintayin mo ang iyong asawa na pumatay ng ilang tao at tulungan kang ilabas ang iyong galit. Pagtalikod niya, hinayla ang damit niya. Si Xia Ningchang ay nakahiga sa kama at nakatingin sa kanya na may takot na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nagpasakit sa kanyang puso. Siya ay natatakot, natatakot na si Yang Kai ay umalis at hindi na bumalik tulad ng nakaraang pagkakataon. Natatakot siya na baka panaginip lang ang lahat. Kung iyon ang kaso, mas gugustuhin niyang huwag ilabas ang kanyang galit. Mas gugustuhin niyang manatili siya sa tabi niya kaysa iwan siya. Tinapik ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala, babalik ako sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan, mabibilang ka ng 100 at muli akong lilito sa harap mo. Paano kung hindi ako babalik? Tanong ni Xia Ningchang. Talagang babalik ako. Marahang tumanggaw si Xia Ningchang, binitawan ang kamay, at pumikit. Binigyan ni Yang Kai sina Zuyu at Meng Wuyan ng isang tumingin, at lumabas sila. Tumayo si Liu Yan sa labas ng pinto at tumangala sa kanya. Tinapik ni Yang Kai ang kanyang ulo at sinabing, manatili ka rito at alagaan mo siya. Masunuring tumanggaw si Liu Yan. Bahagyang kumunot ang noo ni Meng Wuya. He did. Hindi ko alam kung bakit hiniling ni Yang Kai sa isang batang babae na manatiling dito, at hindi niya naiintindihan ang relasyon ng dalawa. Hindi kaya anak ito ni Yang Kai. Dapat sabihin na ang imahe ni Liu Yan ay madaling humantong sa ganoon hindi pagkakaunawaan. Ngunit kahit na siya ay anak ni Yang Kai, walang bakas ng paglilinang sa kanya, kaya ano ang magagawa niya sa pananatili dito? Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok sila sa labas ng bulwagan. Nag-aalalang sinabi ni Meng Wuya. Ang grupong iyon ng ang mga bastos ay tila tumatakas mula sa Great Desolate Star Territory. Young boy, sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin. Dahil napansin niyang tumatakas ang cultivator ng Great Desolate Star Territory kaya dali-dali niyang hinanap si Yang Kai para pag-usapan ang mga countermeasure. Habang nag-uusap sila, nakarating na sila sa labas ng hall. Ang isang grupo ng mga tao ay nakatingin sa itaas.
Kasunod ng kanilang mga tingin, agad na nakita ni Yang Kai ang mga daloy ng liwanag na lumilipad palabas mula sa lahat ng direksyon na tumatakas patungo sa starfield. Walang kakulangan ng malalaking starship sa kanila. Oo naman, tulad ng sinabi ni Meng Huya, ang cultivator ng Great Desolate Star Territory ay tumatakas sa Tongzuan Realm. Gumisi si Yang Kai, tumakas, saan ka makakaas? Pinlano niyang harapin ang mga cultivator sa Great Desolate Star Territory pagkatapos makipagkita kina Xia Ningqiang at Zhu Yu, ngunit hindi niya inaasahan na tatakas sila na parang mga ibon na nagulat sa tunog ng pana. Ngunit sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa kamatayan ng ganito? Ang sakit ng little senior sister ay babayaran ng 100 beses, 1,000 beses. Napatingin ang lahat sa kanya. Bagamat kagagaling lang niya, nang tumayo siya rito, siya ang naging sandigan ng lahat. Iniunat niya ang kanyang kamay, itinuro niya ang langit at sinabi sa mahinang boses. Sagutin mo sila, hindi na kailangang makipag-away, huwag lang silang madaling makatakas. Napailing ang lahat ng marinig ito at sabay-sabay na sumang-ayon. Teka, biglang may sumigaw. Lumingon ang lahat upang tumingin sa kanya, para lamang makita na ang taong nagsalita ay ang kasalukuyang pinuno ng Purple Star, si Ziwuji. Sinulyapan siya ni Yang Kai at bahagyang kumunot ang noo. Hindi niya siya kilala. Pagbati, Brother Yang, ito. Pinutol siya ni Yang Kai. Kung may sasabihin ka, sabihin mo kaagad. Isang bakas ng displeasure ang sumilay sa mga mata ni Ziwuji. Bagamat alam niya na ang lakas ni Yang Kai ay pambihira, na naabot niya ang Second Order Origin King Realm ilang dosenang taon na ang nakalilipas at napunta sa isang misteryosong lugar, siya pa rin ang Master of Purple Star. Bagamat siya ay naninirahan sa ilalim ng bubong ng iba, ang kanyang sariling lakas ay hindi masama. Ngayong kaharap na nila ang isang malakas na kalaban, ang bawat lakas na maibibigay niya ay napakahalaga. Maging si Zhu Yu, si Yan Ningqiang, Meng Huya, o ang iba pa, lahat sila ay naging magalang sa kanya sa nakalipas na ilang taon. Ang biglaang pagpapakita ng lakas ni Yang Kai ay natural na nagpalungkot sa kanya. Pinipigilan ang kanyang pag-iisip, sinabi ni Ziwuji. Ang Great Desolate Star Territory ay maraming tao. Sa pagkakaalam ko, mayroong ilang Third Order Origin Kings, at ngayon ay may higit sa 12 starships na sama-sama sa kanila. Sa iilan lamang sa amin, natatakot akong maging parang tupang inaakit sa yungib ng tigre.